Welcome back to our YouTube channel, the 641 Squad. Habang pinapalipas natin ang pandemic, kabaro, makinig ka muna sa lecture video na pinrepare namin para sa iyo. Okay, let's now try to differentiate the following terminologies. Sabi nga, di ka makakagraduate ng CREAM nang di mo nalaman o nadaanan man lang ang mga terms na to. Those are crime, felony, offense, and infraction of an ordinance. Please take note na favorite question sa board exam to at hindi lang sa CLJ. Even to other subjects, natatanong din to kung minsan. So simulan natin sa what is crime. Accordingly, it is an act or omission punishable by law. What law? Walang binanggit eh. Ibig sabihin, generic term to para sa lahat ng nagawa mo o hindi mo nagawa na pinagbabawal ng batas. How about felony? When we say felony, those are acts or omission punishable by revised penal code. Sample, parricide, murder, homicide, infanticide, kidnapping, treason, rebellion, direct assault, etc. Meaning to say, lahat ng may article dyan na nakikita mo sa book 2, pag yan ang na-violate mo, nakakommit ka na ng felony. Yabang, nakakommit ng felony. Tikas! Okay, let's now proceed with the term offense. When we say offense, these are acts or omission punishable by special law. Bakit special? Kasi may keso sa ibabaw. Hindi yun. Kaya special kasi nagpa-add-on ka ng pearl at jelly. Hindi pa rin yun. Kaya special kasi tinatawag ding itong qualified majority law or a type of legislation which requires a qualified majority in both houses of the Congress. Lalim sir, ibig sabihin lang naman nun, ito yung mga batas na ipinasa ng Kongreso. Kalimitan, ito yung mga batas na may mapapansin kang RA o Republic Act tulad ng RA 10175, commonly known as Cybercrime Law, or RA 9262, what we called as VAUSI, or RA 7610, o yung tinatawag nating Anti-Child Abuse Law, and others. And the last is infraction of ordinance, or tinatawag ding nating na misdemeanor, which pertains to those acts or omission punishable by municipal or city ordinances, tulad ng curfew, littering, loitering, half-naked, drinking in public place, etc. Okay? That's it. Clear na tayo dyan. However, the question is, sino yung tao or who is the person committed an act or omission punishable by law? Kung ang nagawa niya ay crime, di tawag natin sa kanya ay criminal. How about the person who committed an act or omission punishable by revised penal code? Kung felony ang nagawa niya, di tawag natin sa kanya ay felon. And the person who committed an act or omission punishable by special law? Sabi natin, an act or omission punishable by special law is an offense. Therefore, ang tawag natin sa kanya ay offender. Lastly, the person who committed an act or omission punishable by city or municipal ordinances, ang tawag natin dyan ay infractor or kung minsan, misdemeanant. But, what if the examiner would ask as to how do you call a person who committed an act or omission punishable by law when such person is a minor? Or in other words, anong tawag mo sa bata na nakakommit ng crime, felony, or an offense? The answer for that question is that the minor is considered as CICL, or a child in conflict with the law. Basis, Republic Act 9344, or the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006.